Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ang pag-extraction ang mga pulmuron at mga kabalbalan sa bansang Pilipinas. Ang mga mastermind at mga pruweba ay talagang itinuturo nga sikuting ng norte na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang unti-unti nang dinalaglag ang mga binayaran ni Kuting ng Norte, Lisa Smugs at ni Romualdez, na talagang ang tatlong ito ang mga mastermind at protector ng mga pulburon at mga krimen na nangyayari sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang linaglag na nga rin ni Attorney Glenn Chong ang mga kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte. Matatandaan natin na si Attorney Glenn Chong ay matagal na ngang pinaglalaban ang smart magic na ito mula pa noon at napapatunayan na nagkaroon ng pandaraya si Kuting ng Norte na ito. Kaya naman pala biglang dumami ang kanyang mga boto dahil sa smart magic. Ngayon nga ay talagang iniisa-isa na sa korte ang mga kaso na ihahain kay Kuting ng Norte na ito at pagbabayarin sa kanyang ginawa. Sana ay talagang matauhan ang maraming netizen na talagang nagsisisi na naman ang 31 milyon na katao na bumoto at umaasa sa pagbago ng bansang Pilipinas kay Kuting ng Norte na ito. Ngunit tila kalaunan ay walang nangyari at nagkaroon lamang ng pagbabago, ngunit ibang pagbabago dahil lumaganap ang mga krimen, mga pulburon user at talagang maraming innocenting taong nakukulong at nagagahasa dahil kay Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung mag-ukap lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Talagang sabi ko nga, asong julul. Okay, ng Lolo Biden ko dito. But syempre, pag-uusapan natin lahat yan kasama ang ating isa sa pinakamagiting palaban na abogado na si Attorney Glenn Chong. Kaya naman, hindi na natin patagalin. Na-miss ko siya. Hello, brother dear, I miss you. Aba, bagong gupit tayo dyan ha. Kumusta, Attorney Glenn, bagong gupit tayo dyan ha. I miss you. Talagang kita dito sa channel natin. Thank you for having me in your channel, in your blog. At sa ating mga kasama ngayon, sa ating mga kababayan, magandang araw po sa inyo, magandang hapon for those of us here in the Philippines, and magandang araw po sa inyo lahat for all the rest of, in the rest of the world. All right. So bago ang mga maiinit na issue, syempre mainit ka rin, Attorney Glenn. Mainit ka sa mata ni Lisa. Okay? Ni Lisa Smugs. Kumusta na nga pala yung letter mo na finorward sa Congress doon sa kila Garin, kila Barbers, kila Pimentel. Kumusta na yung letter? I-explain natin ulit sa ating mga kababayan. Right after, di ba, yung Maisug rally sa Liwasang Bonifacio, nung sinabi mong tatampalin mo ang bruha, pinag-initan ka, di ba? Pinagkaisahan ka ng mga kongresista at kesyo dapat doon nirerespeto ang babae, mga ganong eksena. So nagpadala tayo ng sulat doon, ikaw, para i-raise o i-escalate yung issue na ina-address mo patungkol sa pangdaraya nga nung nakaraang 2022. May sagot na ba ang Congress? Actually, Ate Claire, mga kababayan, hanggang ngayon, kahit email, wala pa akong natanggap mula kay Congresswoman Janet Garin. Kasi siya naman ang pinadalhan ko noon kasi siya yung unang nagreklamo, unang nagsalita laban sa akin about this, about that issue, yung sampal-sampal thing. So, pinadala natin siya ng sulat and we posted it on Facebook, sa Facebook wall ko, shinare ni Ate Claire, at nakita ninyo, sinulatan natin sila for the purpose of filing an impeachment complaint against the Marcos Jr. if it is warranted. So, under Republic Act 6713, Section 5, Paragraph C, dapat ay sumagot po sila. Meron yan sa implementing rules and regulations of Republic Act 6713. Meron yan sa implementing rules na dapat may acknowledgement sa mga sulat ng publiko
So kung sumulat po ako sa kanila, within 15 working days, dapat merong kahit acknowledgement man lang and to let me know kung nasaan na yung aking sulat, anong action ginawa nila. Pero wala pong sagot. Kahit, of course, electronic mail, kasi electronic mail ang sabi ko eh. So wala po akong natanggap mula sa office ni Congresswoman Janet Garin. And that's more than 15 days na, di ba? I suppose, yes, it's more than 15 days. Yes, matagal na yun eh, matagal na yun. O kasi, if I remember, at the clear March 12 yata yung, or 12 yata, March 12 yata yung liwasang Bonifacio, then the week after, dun sila, that would be the week after, 12, so more or less, yes. More. 15 days na, oo. See? So mga kababayan, ang ingay-ingay nila, pinagtanggol si Liza, tapos isinusubo natin sa kanila o pinapaalam natin yung issue na kaya ang mga tao like Attorney Glenn Chong na nagsispeak up kasi gusto naming pansinin nyo yung issue sa involvement nitong ni Liza sa pandaraya nga sa election. At brother, you know, habang tayo ay pinapaalam natin sa ating mga kababayan, yung mga kinasangkutan ni Liza, dumadami ng dumadami yung mga nagsasalita. At dumadami ng dumadami yung involvement nitong gobyernong ito na talagang nakaka-horrify. Kasi ginamit ni Marcos yan, yung word na yan. Yung horrify daw siya regarding dito sa agreement during Pangulong Duterte or yung gentleman's agreement. But we'll go there later. Anyway, ilang weeks din tayo hindi nakapag-interview dito. So for sure, mainit, maingay itong PIDEA leaks. Itong pinaalam natin dito sa ating mga kababayan, yung tungkol doon binulgar na, yung binulgar na bonggang-bongga, yung authority to operate noong March 2012 na kung saan, supposedly, yung dalawang dokumento na una kong pinalabas, yung authority to operate at ang yung pre-operation report na kung saan. Operation. Na, pre-op report at yung authority to operate na supposedly, i-re-raid sana yung Rockwell Tower 46C na kung saan nandoon kasama ni Marcos Jr., ang isang artista na nagsisinghot nga ng pulburon. So, at then, naglabas tayo ng pangatlong document, okay, na, you know, during that time, March 10, actually March 8 of 2012, talagang may ganun dapat na operation, which is nga na napigil lang dahil sa impluensya ni Liza. And also, aware ka din naman na may in-release din ako ditong letter coming from investigating agent na pinatutuhanan niya na talagang mayroong naganap. Yeah, remember that? So, tapos ngayon, nag-release nga ang PIDEA ng statement na fake news daw at kung ano-ano mga pinalalabas sila, nakasuhan si Maharlika, dadadada. Anong opinion mo dito? Actually, Ate Claire, do I come okay sa inyo? Yes. Yeah. Kasi I can't see you. Ang still yung still ako. Still, oh, still ka. As far as I see. Ang boses mo na. Ayan, okay. All right. Okay naman. Mga palangga, okay ba ako dito? Okay. Mga okay naman. Hindi naman nagreklamo yung ating mga kababayan. Yeah, tuloy-tuloy lang siguro. Okay, anyway. We'll just continue. Anyway, mukha mo pa rin naman na nakikita ko eh. Hindi nga lang siya live. Still okay. Lang siya. Still lang. Okay. I remember, Ate Claire, mga kababayan, ang experience ko kasi about this pre-operational plan, pre-operational reports, itong authority to operate, doon ko yan nalaman lahat sa panahon na pinatay si Richard Santillan. Okay. Kasi nung pinatay po siya ng mga pulis December 9 ng alas 11 ng gabi and then hindi nila pinaalam sa kanyang pamilya when in fact the police station is only less than 4 kilometers away sa bahay nila and then nandun yung ID niya, apat, nandun yung uniform ang address niya doon.
The next day, in December 11, nag-post ako about what happened to Richard. May tumawag sa akin na isang police colonel and ang isang police major. Isang police colonel, police major. Itong major, he really worked for me when I was congressman. Siya yung head ng tinalaga sa akin na 12 members ng regional mobile group na tapos nang inambush yung Danco, binigyan ako ng 12 police na gwardiya at siya yung head. So naging kaibigan ko yun. Mm-hmm. Then, eventually, tumawag tong colonel at si major at sinabi sa akin na I can't just recall kung sino sa kanilang dalawang nagsabi, meron kaming technical working group sa PNP na magmamanufacture ng ebidensya. Oh, wow. So naalarma ako doon. Yung sinabi niya, attorney, oh, meron kaming, ang term nila is technical working group na nagmamanufacture ng ebidensya para kumampir, para iisulong yung version ng police kapag may mga krimeng nangyayaring ganyan na nasasangkot yung mga police. Oh, kasi in this case, ang pumatay kay Richard, 20 police. So sabi nila sa akin, umaksyon ka, bilisan mo, unahan mo sila. Kasi kung hindi ka, if you will not act, maunahan ka ng technical working group namin, magmamanufacture yan ng ebidensya para pumabor dun sa version ng mga police na sa larin. Yan, pumatak talaga yan sa isipan ko, mga kababayan. May technical working group sila na magmamanufacture ng ebidensya para tumugma doon sa version ng gustong ipalabas ng polis. So, 11 yun eh. December 11, if I remember. December 12, tinawagan ko si General Carranza over the phone. And then, itong mga kaibigan kong polis, sila ang nag-provide sa akin. Kumuha ka ng pre-operational plan. Case folder. Kumuha ka ng coordination form. Ito yung mga marami silang binigay sa akin ng mga papeles na kailangan kong makuha sa kapulisan. So, tinawagan ko si General Carranza the next day at sabi ko, gusto ko ito, pre-operational plan, case folder, o ito, ganito, ganyan. Marami ako. Tapos sabi niya, sige, kung isulat mo. Then the next day, December 13, pinadalhan ko siya ng sulat, nakalatag lahat doon. Natandaan ko yung pre-operational plan. Uh-huh. Tapos, yung authority to operate, ang equivalent niyan sa PNP is coordination form. So, parang, kaya nga, Ate Claire, ito yung example ng coordination form. Ipapakita ko sa inyo. Halos kapareho ng pinakita mong dokumento sa PDEA. Mm-hmm. Ayan, ang mga sasakyan nila. Yes. Nakalist lahat kung ano yung gagamitin mga sasakyan during the rain. Yes, nakalista. Okay. Oo, nakalista yung mga pangalan ng mga sasakyan na gagamitin ng kapulisan. In this case, walang plate number. Walang plate number to. Ang nakalagay lahat for registration. May ginamit silang tatlong Yamaha motorcycle, isang XRM na Honda, isang Honda sedan. So lahat na yung mga ginamit nila, nandyan yan sa kanilang. Ang term sa PNP is coordination form. In the case of PDEA, it's authority to operate, di ba? Ilalagay talaga yung mga ano nila, yung mga sasakyang gagamitin. Tapos, Ate Greg, kung matandaan ko, if I remember right, nakalagay doon ilang agents ang gagamitin, di ba? Parang meron doon nakalagay. Sa pre-op, ang nakalagay dito, ito ha, sa pre-op tayo, no? Okay, ito. Okay, so sa pre-op, authority to operate, yung mga cars na nakalagay, then sa pre-operation report, ang nakalagay dito is dated, yung summary information, nakalagay lang dito is, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal pulburon inside the unit, for, actually, sabi ko nga, typographical error lang to, 4C, pero which is 46C nga, dahil nag-match yung address dito sa balita ng TV Patrol in 2011, okay, 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati. So, ito yung nakasulat sa pre-operation report. Okay? Pre-operation report nga. Meron akong kopya niyan eh.
Oo, Yung may pirma tapos talaga. may Yung pinadala pirma. mo. Oo, so yun. Anyway, so yan yung nakasulat dyan at pilit na binabaliwala at pinapasinungalingan. Ah, Aditya, meron sa authority to operate. Sabi ko na nga ba meron kasi it's the same as a coordination form. Tingnan mo. Team leader, contact number, agent, huwag natin pangalanan, may contact number, and seven others. So, walong right. Operatiba ng PIDEA ang tinalaga doon. Oh, yes, so, kaya nasabi ko, nabasa ko. And seven others. Sa authority. Sa to authority to operate, nakalagay team leader and contact number. Nandiyon yung pangalan ng agent na pumirma and then yung seven others. Itong 0922, ano ba to? Smart ba to? Parang ano dati to eh. Yung number niya tapos seven others. So walo sila. Ganun din dito. Ganun din dito sa coordination form na ito ng police. Ang nakalagay, team leader. Hindi ko lang pangalanan, akusado to eh. Nandun din yung telephone number niya. And then number of personal involved, 10 others. So halos pareho. Halos pareho kasi... Eh, Attorney Glenn Chong, ang sinasabi nga ng PIDEA dyan ay AI-generated. AI-generated daw. Ito lang sabihin natin mga kababayan, kung AI generated 'yan, magpatawag kayo ng hearing sa Senado. Kasi i-present na of course, yung agent pupunta doon. Sinabi na niya 'yon, nag-ano siya, sumulat siya. Sige, ilagay niyo yung agent diyan, manunumpa 'yan, pati si PIDEA manunumpa kayo. Kung hindi pwedeng hindi kayo aharap doon at hindi kayo manunumpa. Para meron tayong hahabulin sa inyo kapag magsinungaling kayo. Kaso nga, ang solusyon nila, brother, instead na una magpa-drug test itong si Marcos Jr., gipitin na lang si Maharlika. At palalabasin na lang at gipitin si Tribune at pagsabihan na tanggalin nyo yung mga post na instead na sagutin nila yung mga issue through proper investigation and through pulburon test nga si ni Kuting. So, talagang itong issue na ito pinapatay na 2 minutes lang. Yes, exactly. Na 2 minutes lang. Isa pa yun na pinapaliwanag natin. Ang ginagawa nila, instead na sagutin yung ating pag-call out o itong paglabas natin ng mga impormasyon, parusahan yung naglabas na si Marcos Jr. ay pulburonic. Or yun na nga, patahimikin ng mainstream media o deadmahin ng Kongreso at Senado dahil yun na, gusto nila i-cover up. Ang gusto nila para saan dito, ako eh. Kasi nalaman ng taong bayan. Di ba? Alam nila there at alam ng taong bayan that at this point in time, you're one of the most credible persons out there speaking the truth. Kaya nga, walang magawa-gawa sila Lisa Marcos at si Bongbong Marcos, kundi pahirapan ka, iharas ka. In the same way ako, hinaras ikaw din naman ako. Ikaw. Yeah. Pero hindi tayo atras. Hindi tayo atras dyan sa mga hayop na yan. Yeah. Kung uulit ko ako, nandito lang sa harap ko si Lisa, sinampal ko na. Umalakatanan. Laparo, hunti ka. Tanungin kita uli, during your 6-year stay sa kanila, 6 years na tinulungan mo sila, hindi ka ba nakakita ng konting parang feeling o na not only feeling, na obserbahan mo ba na may pagdududa ka ba na si Marcos Jr. ay nagpupulboron? Honest to goodness observation. During dinner, may nanotis ako sa kanya. Di ba every month kami nagdi-dinner once a month bago yung pandemic and then nabalik ulit yun bago siya file ng certificate of candidacy. I just find his mannerisms odd, especially if he is in private. I just find his mannerisms odd. I'm not sure exactly if those mannerisms are consistent with cocaine abuse,
But I just find some of his mannerisms odd. Which is? Including si Lito. Sometimes actually, pag nag-uusap kami, parang he's out of the blue or he's hindi parang nawawala. Kumbaga wala siya dun sa concentration ng kung ano man yung topic ko na pinag-uusapan niyo. Nawawala pero ang ano talaga sa akin na declare ang pumatak talaga sa isip ko mga kababayan is yung palagi sinasabi niya na the Americans removed my father. Yun yung deep-seated na ano niya, insecurity niya. Lagi niya sinasabi. If anything that was really clear to me, ha, kasi ang sinabi ko, I find these mannerisms odd, pero I am not sure if they are consistent with cocaine abuse. But what is really clear to me ay yung deep-seated na insecurity niya about the Americans because the Americans removed my father. Palagi niyang sinasabi niya. Aside from that, ano yung sinasabi niya na tungkol sa pag-remove ng father niya? Minsan ba during those times na gaganti siya or you know something na gagawin niya just in case na maupo siya sa power, sa yan na sa power. Actually, Ate Claire, mga kababayan, wala siyang ganung foresight. Wala siyang ganung itong gusto kong gawin. Wala siyang ganun. It's all about now. It's all about now, yung protesta. Yun ang palagi naman pinag-uusapan namin. It's about now and the past. Now and the past. Okay. I could not recall any conversation na umabot kami dun sa punto na pinag-usapan natin, anong gagawin natin if in case you get to power? Back in power. Anong gagawin? Wala siyang ganun. I could not recall kung may sinabi siya. Because if o meron siyang sinabi, I would have recalled it already by now. Kasi it would strike as significant to me. So, alam mo, marami talaga tayong nabudol nila. At ako, hindi ko naman nakakausap talaga si Marcos Jr. ng personal, like katulad mo, ang madalas kausap itong babaeng, sabi ko nga, Liza Tanas. Ang question is, may napansin ka ba kay Bruha, kay Liza, na mannerisms or something na ugali, na odd, na hindi dapat ginagawa? O kumbaga, when I say hindi dapat ginagawa, na pwede nating i-connect sa polvoron abuse or, you know, may napansin ka ba kay Liza? Kasi yung ginagawa nila ngayon is hindi pang normal eh. Diba? Hindi pang normal na tao, pang matinong kaisipan. Kaya ganito yung nangyayari sa bayan natin. Ano yung napansin mo? Kasi napag-usapan na natin, the after dinner, nag-yoyosi break kayo, magkasama kayo. Ano yung napansin mo na maalala mo ngayon during those times? Actually, I think isa yun. Yung, those are things that are better not said to outsiders like me. Di ba? Okay. The people in that relationship is Marcos Jr. and Lisa Marcos. Silang dalawa lang sa relasyon na yun. Not even their children. And then for her to tell me those things, of which I am totally a complete stranger and outsider, I find it odd. Bakit? Yung sinabi ko sa iyo, pag hindi ka sumunod, di ba? O di ba, natandaan mo yan, ang sinabi ko, hindi ko lang sasabihin dito. Pag hindi sumunod si Bongit, those are things that you should not say to complete strangers like me. Yes. Because I'm not a part of your relationship with Marcos Jr. Si Marcos lang at ikaw ang nasa git sa relasyon ng mag-asawang yan. Wala ako. I'm out of it. I'm a complete, total stranger. Why would you say that? Yeah. Bakit mo sasabihin yun kung matino ang pag-iisip mo? Brother, so dito sa... You know what I mean? For us adults, you know already what I mean. Yeah, so dito sa mga maiinit na issue ngayon, na again, dito sa PIDEA leaks, itong pagiging polboronic ni Kuting. Kung ikaw ang mag-a-advise sa kanya, let's say for example lang, na nanodoon ka, isa sa mga advisors niya, at mainit, maingay si Maharlika, dahil ito nga, naglabasa na ito, anong pwede mo i-advise
Kung ikaw ang nandoon sa paligid niya, oh, is one of the advisors. Okay. Ate Claire, mga kababayan, tandaan niyo itong sagot ko, ha? Tandaan niyo itong sagot ko. Anong gagawin ko kung ako ay nandoon sa kitchen cabinet nila? Okay. Magdadalawang isip pa ako. Kasi, kung gusto kong manatili sa pwesto ko doon, hindi ko sasabihin yan kay Lisa Marcos because that's a surefire formula for her to get me fired. Hindi ko sasabihin yun. Kasi pag sinabi ko the moment I say that, gugurgurin na ako. Magpa-drug test ka, Mr. President. The next day, I'll find myself packing up my things and to pay. Yeah. The other one is, kung paninindigan ko yun at handa akong i-give up yung pwesto, sasabi ko sa iyo, the best, Mr. President, the best advice I could give you is to undergo a drug test in a public setting. Yeah. Public setting, ha? Hindi pwedeng controlled mo yung environment, controlled mo yung circumstances. Kasi kung kontrolado mo yung environment, eh, magdududa pa rin ang tao bayan. But if you really go there, like you're really innocent, alam mong inosente ka, walang mawawala sa'yo, walang maano sa'yo. Like for example, ako, pag sinabi mo, Ate Claire, magpa-drug test ka, lechong, ngayon, sige, pwede, magsama tayo sa St. Luke's or wherever hospital you want me to go there. Pwede akong sumama sa inyo anytime na sabihin nyo sa akin, magpa-drug test ka, lechong, kasi baka bangag ka rin. O sige, o pick me up now. Pumili kayo sa ang hospital gusto nyo. Anong klaseng test ang gusto nyo? Hair, blood, damit. Pwede pa. Pwede ang damit eh. Kung bagong gamit. Yes. Oh. Bagong gamit. Damit, urine, blood, hair. Oh, sige. Kayo mamili kung anong gusto nyong specimen. Kayo mamili kung saan hospital, saan testing center, sinong doktor. Wala akong control. All the thing I need to do is submit my body there. And then, sige, mag-test kayo. Because alam kong wala. Sigurado ako, hindi ako bangang. But for someone na may tinatago, he will find all the excuse he will find. Maghahanap niya ng excuse o hindi sasagot. Because mabubuking siya at mabubuking siya big time. Actually, challenge na nga siya ng kanyang dating executive secretary, Attorney Vic Rodriguez. Kasi si Attorney Vic ay nagpa-drug test na. Ayaw ko itang i-challenge. Ang gusto ko siya yung i-challenge ko. Kasi baka mamaya lahat kayo dyan, lahat tayo, okay, na nakapag-pulburon test na, tapos masayang na yung effort, tapos siya magmamatigas. At saka kung tutuos, hindi na dapat siya china-challenge, brother. Attorney Glenn, dapat hindi siya na-challenge. What I'm trying to show to the public is that anytime you will challenge me, I will take up the challenge dahil innocent ako. Alam kong hindi ako gumagamit. Hindi ako bangang. Hindi ako gumagamit ng whatever illegal substance. So anytime that you will challenge me, I will take up the challenge because I want to prove my innocence. So si Marcos hindi niya magagawa yun because alam na niya. I mean, gaano ba kahirap magpa-pulburon test? Sabi ko nga, brother, kung nakapag-present siya ng like more than 2 minutes na drug test nung 2021, bakit ang hirap gawin ngayon? Para sabi ko nga, once and for all, mapakatunayan niya sa sambayan ng Pilipino na pinangakuan niya na ibangon ang Pilipinas. Pero bakit hirap na hirap silang ayaw niyang gawin at sa halip ay kung ano-anong mga harassment ang binabato sa akin at sa mga taong nagko-call out sa issue na ito. Go ahead. Ate Claire, mga kababayan. Ate Claire.
Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi nga tinatantanan ni Madam Maharlika at ni Atty. Glenn Chong itong sikuting ng norte na ito sa kanyang mga kabalbalan na ginagawa sa bansang Pilipinas. At sa mga pag-extract ng mga pulboron ay talagang itinuro nga sikuting ng norte. Kaya ngayon ay iimbestigahan na at sinisisi naman ni Kuting ng Norte si VP Sara Duterte at si former President Rodrigo Duterte sa nangyayaring ngayon sa bansang Pilipinas. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.